Good morning, guys. Busy kami ngayon, hindi ako makagawa ng vlog. Kasi sobrang dami ng gawa. Lagi kami nakaka-uwi ngayon. Almas alauna na ng madaling araw. Start ng work is 6 a.m. Susunduin na kami. Kaya kape tayo. Kami nakakapag-ano. Kami ka sa biyahe na lang tayo matutulog. Pagod, di ba? Yung pinasok natin kagabi na manukan, napanaginipan ko na yun eh. Yung ganung kadilim, tapos puro manok. Pakiranda ko, nanaginip ako. Naglalakad ako, puro manok eh. Ang mahirap yun, yung pagdala ko na ikaw mismo huli. Nangangawit. Oo, ayaw ko, kaya minsan ako nilang tanuha. Hindi, ganito ang gagawin mo. Pag nangangawit ka na dun sa kakadampot ng manok, palitan. Halimbawa, pre, ikaw muna mag-catcher. Ako mag-walker. Nakakangalay kasi pag lagi kang huli. Nakakangalay din naman pag lagi kang lakad. Lakad. Oo. Oh. Kasi naman ako sa company mo na magda... Lakad sa mga machine. Yung lakad nalang ganun, ano? Kaya lang minsan, mapapa-assign ka din talaga sa ano eh. Kukunin ka haba. Kukutin ka ni Boss Marlo na ano. Pre, mag-catch ka ng manok. Diba? Kaya talaga iba yung kahit papano, ano, nasanay ka din yung humuli ng manok. Pagod, no? Alauna na tayo nakauwi. Hindi ka agad nakatulog. Tulog kami last dose? No, ako din. Nagluto kayo, nagluto pa kami. Naligo muna ako habang nakasalang yung mainit kong tubig. Tapos, nung nakaligo na ako, nag-noodles na hala ako eh. O, pag-ising ibihis na lang. Hanggang anong oras na lang tayo makauwi, alauna. So ganun everyday guys yung mga pinagdadaanan namin. Madalas papasok, susunduin kami ng service almost 6 a.m, 6:30 a.m. And then yung trabaho, mag-i-start pa lang yung inamin pagdating dun sa barn or what do you call that, sa farm, yung pagkakaanawa ng iba kasi barn yung tawag namin dito. Pagdating dun pa lang kami mag-i-start yung oras. And then pag na magka-catch kami ng mga manok, yung iba binabaksin namin. So guys, ganun kahirap yung trabaho namin, which is dahil na dito ka, tis-tis lang talaga, wala naman permanente sa mundo. At nasabi ko nga sa inyo, sa mga nangangarap mag Canada, don't expect too much kasi nga hindi, baka akala nyo pagdating dito napakasarap ng buhay. Kailangan mo talagang kumayod pag na dito ka na sa Canada kasi talagang yung trabaho hindi biro. Kaya kung reklamador kang tao, pag-isipan mo muna bago ka pumunta ng Canada. Even yung mga anak ng amo namin na mga napakagaganda na parang mga Hollywood superstar, talagang sumusuot sila dun sa ilalim ng mga barn, gumagapang sila, nanguhuli sila ng manok. Yung mga sumusuksok dun sa mga ilalim, hinuhuli nila, walang arte-arte. Para sa kaalaman ng lahat, pumapasok kami madalas. Yung schedule namin, pag maraming gawa, 6 in the morning, susunduin kami ng service. Dito kami nag-aantay habang wala pa yung service. Aantay kami ng service ngayon dito. And then, dito dadaan yung service namin. Sunduin kami papunta na doon sa barn. Actually, iniikot namin yung buong British Columbia. Kung saan-saang barn kami napunta. At para i-harvest yung mga manok, sometimes naman, ang mangyayari, tuturo ka namin yung mga manok, ibabaksin namin para mangitlog sila in the whole year. Para yung itlog na yun, yun yung pagkakakitaan naman ng farmer. Para kaming mga services na nangyayari, kami yung kinokontrata para i-harvest yung mga chicken nila na almost 14,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, mga ganun. Na minsan hindi na namin natatapos the whole day. Pabalikan namin ng 2, 3, 4, 5 days. Minsan 1 week namin gagawin yan. Depende sa dami ng gawa. Magpapalipat-lipat kami sa buong BC. So ganun kahirap yung trabaho namin. So ganun talaga guys, kahit ganun kahirap, at least compare naman nung nasa Lucena ako, nung nasa SM City ay Lucena ako, at nung nasa Taiwan ako, mas malaki pa rin yung sahod. Kasi unang-una, doon ka na lang talaga babawi. Pero pagdating sa pagod, talagang sulit yung pagod. Talagang makakatulog yan na lang 3 hours to 4 hours. Sometimes mga ganun. Kasi talagang babakbakan yung trabaho namin. Pero
Kagandahan nun, pag ganun, malaki yung oorasin mo. Kasi nga dito, per oras, sabi ko nga sa inyo, di ba? Kesa naman, may naka-experience kami sometimes, pumapasok ka lang 3 hours, 4 hours. May ganun kasing season eh. Pero, at least ngayon, hataw-hataw. Kaya sinusulit namin yung pasok. Even ang tulog na lang is 3 hours to 4 hours. At least kahit papano, bawin-bawi naman yung pagod namin pagdating ng sahod. Kasi unlike nung nasa SM Lucena ako, pumapalo lang yung per day ko. Maghapon ako nakatayo. I think 10 to 12 hours. Nasahod lang ako ng 320 per day. At least dito, yung per oras mo, mahina na yung 600. So kung may 10 hours ka na i-ginuti, papalo ka na ng almost 6,000 sa 10 hours the whole day. Ay paano pa kaya yung sa amin? I think pumalo kami kagabi. Nakauwi kami ala una na. So guys, ito na yung service namin. Dumating na siya. So una na muna kami guys. Papasok na kami. Balikan ko na lang kayo. A few moments later. What's up? kami naman. Boss. Sige, ano niyo lang. Kung ano lang susi sa taas. Sige. Pasok pa kami, guys. Super Joe, good morning. Good morning. Pasok na lang, mas. Yes, mas. Ito naman yung Maple House guys, susunday naman sila, ayan na. So mag-ready po na kami guys. So dito na kami ngayon, kadarating lang namin bago mag-start yung work. Nag-yoyosi muna sila. Ayan. And then, kapark lang yung sasakyan dun sa side na yun. Bago kami mag-start mag-work, ito yung place naman na pinuntahan namin ngayon. Balikan ko na lang kayo guys, mamayang break time. Kasi magre-ready muna ako. Habang yung mga kasama ko, nag-yoyosi, naka-ready na sila. Ito yung attire namin bago pumasok dun sa loob ng bar. See you guys! A few moments later. Katatapos na namin dun sa isa namin trabaho. Papunta na uli kami dun sa bus. Kunin uli yung mga manok, aaputin namin. Kasi running boy. Ang aming forklift operator na malupit. Yung nilalakaran nga pala namin guys, puro blueberry. Pag nagbunga na siya, marami daw dyan pumipitas na lang. Kailan ba siya namumunga? Summer. So ganito yung buhay namin sa Canada. Pero at least kahit na nung uhuli lang kami ng manok, oh, kumikita na kami dollars. Mga kasama ko. Manguhuli ka ng manok and then yung per oras ang bayad. May malino ka ng 600 plus ganun. So kahit paano malaking bagay na rin, di ba? Depende kung ilang oras kami. Minsan 4 hours, 5 hours, 6 hours, 7 hours, 8 hours, minsan up to 16 hours pa. Kaya nga sabi ko tsaga-tsaga lang. Then ito yung mga kasama namin sa bus. Kain uli kami kasi break time na. This is my friend si Jade. Say hi to my vlog. And this is Megan. So, makain tayo guys. Biyahe kami, nakain kami.
biyahe uli kami sa Alex Jam. So ganito kami dito guys, pag ano. So ganito kami kapag break time pag nagpapakain yung mga farm na sineservisa namin. Medyo masaya kasi sama-sama kakain. At saka kahit papano nakakasave na rin kami nung lunch namin. Instead na kainin namin yung lunch namin, natatabi namin yung lunch namin kasi may pa-pizza na. Minsan may mga Tim Horton, donuts, coffee, chicheria, mga ganon. So laking bagay na rin, nakakasave kami. Kasi nga nagpakain yung may-ari ng mga farm. Ngayon na-harvest namin, minsan actually hindi harvest yung iba naman, ang gagawin namin ay babaccinate namin siya para mailipat ng mga cages at mangitlog siya ng ilang months or some mga year o ganun para mag-produce siya ng egg. So ganito yung buhay namin sa Canada. Sa mga nangangarap mag-Canada, hindi ganun kadali yung buhay kumita sa Canada. Oh, shoutout nga pala doon sa mga kasama ko sa Chicken Catcher. At saka yung kay Ryan na vlog, nag-uumpisa na rin siya mag-vlog. Rice TV, check nyo guys kasi meron siyang channel na kaka-open lang about sa mga recipe yun ng mga mahilig magluto. I-check nyo na lang guys. So ganito yung buhay namin sa Canada. Sa nangangarap mga mag-Canada dyan. Yeah, punta na kayo dito guys. Punta na kayo dito. Sigurado yung mga sambuhay para sa pamilya nyo. Oo. Although talagang hindi ganun kadali yung buhay, pero talagang tis-tis lang at makakaraos din tayo. Hi guys, shout out nga pala kay Maria Teresa Esquio. Oh, yung mga nasa kaibigan niya, yung mga nasa Taiwan. Oh, yung mga nasa Taiwan dyan, kumusta kayo dyan, yung mga nangangarap makarating dito sa Canada. Huwag kayo titigil mga alam. Ayan, tuloy lang apply kayo dito. Na. Apply na, simulan nyo na ngayon habang maaga pa. Ito guys, payo ko lang sa inyo, para sa sarili ko lang ba. Kasi dati kasi, nasa Taiwan pa ako, inisip ko, kung mag-i-stay pa ako ng 5 taon sa Taiwan, yan. Baka same pa rin. Oh. Walang pagbabago. Oh. Pero, nung naisip ko na yung i-stay ko ng 5 years sa Taiwan, i-stay ko na lang sa Canada ng 5 years, malay natin, makuha natin yung inaasam natin PR para madali natin yung pamilya natin. Oh, guys, maraming salamat kay Tom Ryan. Ano nyo yung bagong gawa niyang channel sa YouTube, yung Rice TV. So, balikan ko na lang kayo guys. Say hi to my channel! Ito yung mga kasama natin sa Canada. Marami pala yung handsome guy ako. Sige guys, balikan ko na lang kayo guys. A few moments later. Ito nga pala yung si Randy Boy, yung port line operator namin, tsaka si Big John. Nagtuturok na yun. Oh, yan, nakala nyo madali yung buhay namin sa Canada. Oh, ganyan kaming kumain. Dinuguan. Oh, ulam ni Baslaupan. Sa nangangarap yung mag-Canada, nakakala nila pagdating dito ay pabanjing-banjing lang kami. Talagang mahirap yung trabaho. Napakamali pong pag-iisip yun. Oh, napakamaling pag-iisip yun. Buti nga po sa Pinas kahit pa paano nakakapag-Jollibee, nakakapag-Magdo dito, masaya na kung nakakaisa sa isang buwan. Mm-hmm. Talagang yung pasok natin, inaabot ng ano, diba? Oh. Minsan, alauna na kami nakaka-uwi. Tapos gigising ng alas 6, 3 hours, 4 hours lang yung tulog. Akala kasi nung iba dito, pagdating namin dito, may mga sasakyan na kagad kami. Kaya kami kumukuha ng sasakyan kasi nga... Hindi kami nag-iisip! What? What the f***? Joke lang po yun kasi siyempre pampatanggal ng ano, pampatanggal ng pagod tsaka nabawi na lang kami ng kain kapag mga weekends talagang may kasiyahan kami, video okay, kainan na lang yung mga pampalipas oras namin. Ayan, yung mga kasama ko na dito naman sa bus. Dito naman kami nakain. Oh, shoutout kayo doon sa mga kasama natin sa tayo.
Akala kasi yung iba pagdating nila dito sa Canada, napakadali ng buhay. Hindi nila alam, bago namin kitain yung pera, talagang dugot pawis. Kanya-kanya na lang kami ng way kung paano kami malilibang. Yung iba kasi iniisip nila, napakadali ng buhay dito. Hindi naman ganun kadali yung buhay dito sa Canada. Hi guys! Lipat pa kaya tayo? Oo, baka lilipat pa tayo niyan. Ralph, lipat pa ba tayo niya, Ralph? What? Lilipat pa tayo? Lang. Ng barn? Hindi, ito lang. Ito na rin yung gagawin bukas, di ba? Ito na rin ba yung gagawin dapat bukas? Ah, di wala na yung gagawin bukas. Cancel na pag... Ay! Hindi matatapos to. Ang dami niyan eh. Tapos bukas pa ulit. Oo. May ano ka farm daw bukas? Haba din yun eh. Ito din yung ginawa namin ng misa na nagpa-donut tsaka pizza. Ganun, no? Okay yung ganyan na tuloy-tuloy lang yung gawa. 28,000? Okay lang yung ganyan gawa na tuloy-tuloy. At least hindi tayo palipat-lipat ng ano. Kapagod din yung bumiyahin-bumiyahin. Mahirap yung kaunti, tapos lilipat na naman. Lilipat na naman. Saan ka ba napasaan na paan na ganyan? Yeah. Walker? Oo. Oh. Ang taas nung ano dito, kinakaragahan namin ng manok. Mm-hmm. Sakit sa kilikili. Taste-taste lang ano. Akala kasi ng iba. Alam mo yung pagdating mo dito, akala mo, ang dadatnan mo, parang yung parang production na nag-ano ka lang ng chicken. Ano? Hindi ka iniisip ko. Oh, although nakilagay doon sa kontrata na parang mag-boxing ka, may boxing ka, tapos may water line kang i-open. Kasi akala ng iba, pagdating dito sa Canada, alam mo mag-operate ka ng mga machine. Alam mo, sa poultry. Parang yung aalagaan mo lang yung poultry, may i-maintain mo lang. Nakakabigla din. Siyempre, pagdating mo dito, talagang bakbakan eh. Oras mo ubusin mo eh. Ubus ka ng droy mo. Ubusin tayo ng alas 6 ng umaga. Tapos uuwi tayo ng alauna. Magluluto ka pa, maglalaba ka pa, kakain ka pa. Hindi ka kagad makalala. Tapos gigising ka na naman ng oras ng umaga. Yung tapos yung iniisip ng ibang Pilipino, nakapunta lang si ano ng Canada. Kala lang nila. Akala, napakadali ng buhay, no? So, doon sa mga kababayan namin dyan sa Taiwan na nangangarap makarating dito sa Canada, pag-isipan nyo din muna kasi hindi ganun kadali yung buhay dito. Akala kasi nila pagdating dito, basta ka na lang magkakaroon ng sasakyan, si ganito si ganyan, nagkasasakyan kagad. Depende siguro sa pangangailangan. So sa kagaya ko, kaya nag-provide ako nung sasakyan kasi nga ano, ang hirap pag wala kang service pagbibili ng grocery. Sana kung walking distance lang o kagaya nung sa Taiwan na paglabas mo may bus. May bus every 10 minutes, 15 minutes may bus. Kaya may convenience store lahat. Actually kung may bus diyan, hindi ako kukuha ng sasakyan eh. Hindi ko unahin sasakyan eh. Parang wala nang bus na. May bus diyan ang problema. Ang tagal kita ko yung mga Canadian nag-aantay doon sa ano? Nag-aantay doon sa mga bus stop. Parang ano, sabi nga nila oras daw Tapos ano, ang lalayo pa. Minutes lang eh. Sa Taiwan talagang yung stop nila talagang malalapit lang. Necessity na kasi dito ang sasakyan eh. Talagang ano, pag mag-grocery ka, tapos sa trabaho natin, kahit pa paano, yun yung pantanggal ano mo eh. Pagod ka ng buong weekdays. Tapos pagdating ng Sabado, Linggo, nasa bahay ka lang, nakahiga ka lang. Nakakainip din ah. Mahilig pa naman ako nung gano'n, yung pupunta ako sa mga ukay-ukay, tingin ako, ay puta, mura to ah. Oo. Lalo pa yung trabaho natin eh, kailangan ng mga second hand na pantalon. Jogging pants ang sinuot mo. Sinuot ko na. So, kasi nga malambot eh, pag buka-buka ng ano. Parang maganda to, kaya nga ito madulas. Sa net din ba yan, sa Taiwan? Net. Unit din to, pang ano. Hindi ko nga sinusuot to nung nasa Taiwan ako eh, pinantrabaho ko na dito. Sinilip.
din yung mga pangalis niya. Pangalis niya? Oo, oh, hindi, oh, nung pagdating ko dito. Tapos yung mga, ano, may mga dala ba kayong jacket? Oo. Oh. Mga dalang jacket nyo galing Taiwan. Naku, hindi uubra yun. Hindi uubra yun. Ang dami kong dalang jacket na makakapal. Nung pagdating ko dito. Hindi yung magagamit. Pag nakatsempo tayo sa Baliw Village, yun ang, ano, yung mga parang nung nasa Taiwan ako, ah, magagamit ko ba ito sobrang kapal? Yung pala talaga, nung nag-snow na dito, grabe. Pag nag-snow na dito, yung kapal ng jacket natin sa Taiwan, hindi umuubra dito eh. Nag-harvest kami ng manok, talagang puro yelo na yung kalsada eh. Ano, nag-snow dito nung buong month na halos ng December, November, meron ka rin. Oo. Oo, oh, lalabas kami ng farm, puro snow diyan. Tapos yung pagkain mo dyan, nakawalan ka na ng gana kasi ang lamig. Wala ka ng kinain na mainit eh. Ang ginagawa nilang diskarte, alam mo yung garapon na ano, na para hindi na lamig yung pagkain. Yung thermos, bon, nagluto sila ng sinigang, dun lalagay yung sabaw, yung karne nakahiwalay. Para pag higop, mainit pa yung sabaw. Kaya yun ang magandang bilin mo. O kaya naman yung ulam mo ay malamig, may baong ka namang kape nasa thermos, may painit. Ang lamig eh. Lahat ng kakainin mo, malamig. Hindi ko mauubos eh, kasi sobrang lamig eh. Kaya nangyayari dyan, weekdays lahat ng pagkain natin, sardinas, tuna. Oh. Pagdating ng Sabado Linggo, yakain tayo ng masarap. Bawi na lang, doon ka nalang babawi. Walang schedule, no? Kung walang schedule, eh kagaya ngayon, may schedule tayo na Sabado ng umaga. Di hagabi na lang tayo makakapahinga. Tapos Linggo ng umaga, pahinga. Linggo ng hapon, may pasok na naman. But, hindi, pero samantalahin na lang natin kasi baka mamaya mawala na naman ang pasok ng ano. Kailan yun na wala kayo? Tayo'y Amerikano. May mga pagkakataon na ano dyan na kasi minsan nagkakagayan, nagkakasabay-sabay yung gawa. May times na ano, ito ba yung hinarap natin? Ang pasok na namin ay 3 hours, 4 hours. Pero okay na, kasi imaginein mo naman. Bakit magkano na sa Pinas yun? Oo, magkano na sa Pinas yun. Yung isang oras mo dito, 600 na. Putik yung sa Pinas ko, 320. Ang isang araw ko, maghapon ako nakatayo. Although hindi ka ganito kabigat, pero sabi na natin, pumasok ka na dito ng 2 oras, dinig ko lang 1,000 ka na mahigit. At sa Pinas, yung 1,000, ilang araw mo na pagtatrabuhan yun. Yung pasok kaya natin nung nakaraan dito na, no? Na 10 oras tayo higit. Start tayo ng 6,000 na sa peso yung maghapon na. Yung 10 oras natin, 6,000 na sa peso. Isang buwan ko na yun sa Pinas, ha? Yung bagay na nun. Guys, balik muna kami sa work. Balikan ko na lang kayo. Uwi na kami ngayon. Maaga kami makaka-uwi. Sige, Kura, ingat. So, uwi na kami ngayon. Maaga kami makaka-uwi ngayon na Friday. Kawa naman ng Diyos. Makakapahinga ng maaga. Kasi tomorrow, Saturday, may pasok pa rin kami. Then, sa Sunday ng hapon, may pasok na ulit. Na ganda-ganda ngayon yung work namin. Pumita ng dollars. Hindi ko gaya yung iniisip ng iba na napakadaling kitain. Uwi na kami kami guys. Hapon na dito. Chili walk. So ganito yung daily life namin kapag so yeah, hatid naman ngayon yung mga workers na kasama namin sa iba't ibang bahay. Kasi gaya nga nasabi ko, magkakaiba kami ng bahay. So lahat na nakasakay dito sa bus. May kanya-kanya kami bahay. I-drop lang dun sa mga bahay na yung bawat workers and then uwi na kami. Tomorrow morning may work na ulit kami. Ganun yung buhay namin dito. Every day, pagpasok, susunduin, pag-uwi, ihahatid. Yun yung service namin itong bus. Time, ikaw ulit.
Baba na sila? Yung bahay nila kayo. Iatid na sila ngayon sa Maple. Yun yung bahay nila. So kami naman ngayon ang kasunod. You sir? Yeah, sir. Kim, we need you tomorrow. No. So kami naman yung iatid ngayon. Naibatid natin na yung iba sa mga bahay-bahay nila. So kami yung, I think, hindi kami last drop, baka second drop kami kasi nandiyan pa si Makbakang sa nani kasama nga. Tip again. Can you guys bring that box? Marlon will pick it up. Ah, okay, sir. And this? So, if you just keep so we will put this. Okay. Yeah, because Jonathan and Mark Lester are on the schedule. Okay. So Marlon will come here and pick up. Okay, sir. He needs it for people. Okay. Okay. Bye, bye, sir. So, uwi na kami. Kami sa bahay ngayon, guys. Kasama ko, mga nakauwi lang namin. Kami sa bahay. Sige, pre, okay lang. Okay na, ako na. Mag-aala naman. Nakakapahinga tayo ng maaga ngayon. So, laban naman na yun. Nandito pa lang nito. Paglaban ng maaga. Tan, napasok. By one take one, nakamura ka. Pero mapapamura ka eh. Kasi walang buka. Pampawala ko ng pagod. So, dito na kami ngayon. Nakauwi na kami. So, at least, naipakita ko sa inyo ngayon kung ano yung trabaho na meron kami. Sa mga nangangarap dyan makarating dito sa Canada, huwag nyo kagad iisipin na napakadali ng buhay namin dito. Gaya nga ng sabi ko, guys, tiis-tiis lang. Hindi ganun kadaling kumita ng pera dito. Kaya yung mga nasa Pinas na pinapadalhan ng mga pamilyang OFW, sana gamitin nyo sa tama at maayos yung pinaghirapan ng mga nating OFW dahil unang-una hindi pinupulot ang pera dito sa abroad. Bago namin yung kitain talagang dugot pawis. Although talagang mas malaki siya compare nung nasa Pilipinas kami. Kasi ganun din naman eh, paglaki ng sahod mo, paglaki din ng mga expenses mo. So talagang tiis-tiis lang at makakaraos din tayo. So hanggang dito na lang guys, huwag mo kakalimutang i-subscribe yung channel natin para updated ka sa mga susunod ka pang vlog dito sa Canada. Maraming salamat. Bye-bye!